Welcome sa ating channel, mga kaibigan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman ang patungkol kay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Dahil sa mga oras na ito, maraming naglalabasan na iba't ibang bersyon sa pagkatao ni Francis Leo at iba't ibang kwento na ating naririnig. Hindi na natin alam kung ano ba talaga ang totoo. Nahati ang opinyon ng bawat Pilipino. At ang masama pa nito, maraming mga magkakakilala na nagtatalo-talo na nang dahil magkakaiba ang paniniwala tungkol kay Francis Leo Marcos. May mga nagsasabi na mabuting tao daw ito dahil nga sa mga ginagawang tulong nito na pamamahagi ng mga bigas. At hindi lang bigas ang kanyang ipinamimigay, kundi noon pa man, nagkakaroon na siya ng humanitarian, pamimigay ng libreng salamin, pamamahagi din ng mga iba't ibang tulong na mula sa kanyang bulsa. Ang sabi pa nila, pinaparatangan lang daw ito dahil maraming nasasagasa ang malalaking tao dahil sa paghamon niya sa kanyang mga video na tungkol nga sa Mayaman Challenge. Lalo na sa subdivision kung saan siya nauwi, marami talaga siyang nasagasaan. Maraming nainis sa kanya dahil daw sa kanyang taglay na kayabangan. Subalit maraming nagtatanggol sa kanya dahil ang lahat ng ibinibintang sa kanya ay imbentong kaso lang at mga hinukay na dati niya pang kaso na matagal na niyang kinahaharap. Dagdag pa nila, may mga nagsasabi na kaya daw ginigipit si Francis Leo Marcos ay pinangangambahan ng mga taong matataas na nakaupo sa ating pamahalaan na baka ito ay tumakbong politiko. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na nitong mga nakaraang taon nag-file siya ng kandidatura sa pagkasenador. Maari daw na natatakot ang kanyang mga kalaban na baka ito daw ay manalo pagdating ng eleksyon. Dahil kitang-kita naman na maraming taong nakasuporta sa kanya, hindi lang ang mga nasa laylayan kundi mismo mga taong matataas din. Marami din ang nagsasabi na kung gaano karami daw ang galit sa kanya ngayon, doble karami ang mga taong talagang nakakakilala sa totoong pagkatao niya. At iisa lang ang sinasabi ng mga taong iyon, kundi mabuting tao daw itong si Francis Leo Marcos dahil kapag lumapit ka daw sa kanya, hinding-hindi ka daw nito pahihindian. Patunay yan doon sa mga ginagawa niyang video sa tuwing siya ay nagla-live. Matagal na nilang kakilala itong si Francis. Noon pa man daw, kung meron daw itong kasong kinaharap ngayon, yung mga taong naiinggit daw sa kanya noong panahon pa ng 2006 dahil sa kanyang ginagawang pagtulong. Noon pa man daw ay pinagbibintangan na siya ng kung ano-anong bagay dahil sa kanyang pamimigay, lalo na tungkol sa pera. At dagdag pa nila, kung masama daw itong taong ito, bakit maraming tao ang nasa kanyang paligid na sinasabi kung sino ba talaga siya? At pinatutunayan ng mga kanyang malalapit na kaibigan at kakilala. May mga video kasi na nagkalat ngayon sa social media kung saan nakikita na talagang tumutulong ito. May mga taong nagpapatunay na marami talaga itong natutulungan dahil kada ginagawa niyang humanitarian, merong mga kasamang profesional tulad ng mga pulis at doktor pa. Maraming tao ang sumasaksi sa tuwing namimigay siya. Kaya hindi mo rin masisisi ang mga tao ngayon na marami siyang tagahanga dahil ang iba niyang mga fans yung mga taong natulungan niya noon pa man. Dahil sabi nga mas marami daw na lumabas ngayon na tao upang ipagtanggol siya kaysa sa mga taong nag-file ng demanda laban sa kanya na bilang lang sa mga daliri. Halata naman daw na binubutasan lang para i-push ang mga kaso at pagbintangan siya. Tungkol naman sa kanyang pangalan, ang sinasabi mismo ni Francis Leo Marcos siya mismo si Norman Mangusin. Iisa lang daw si Francis Leo Marcos at Norman Mangusin. Dahil sabi ng kanyang mga tagahanga, ginusto ng nanay niya na gamitin ang pangalan na Francis Leo Marcos at ito daw ay legal na inayos ni Francis sa pamamagitan ng kanyang abogado. At kung bakit naman daw dalawa ang kanyang passport, ay maaaring yung isang passport niya ay noong siya pa si Norman Mangusin. At yung inayos na niya at pinapalitan na niya ngayon, nakalagay na sa passport niya ay Francis Leo Marcos. Kaya hindi nakakapagtaka na maaaring naging dalawa ang kanyang passport. Sabi pa nila, kung meron man na higit sa dalawang passport, gawa-gawa ng kanyang mga kalaban noon pa dahil ang pangalan talaga niya noon pa man matunog na sa mga nangangailangan. Kaya ang maaaring nangyari
ginagamit ang kanyang pangalan noon pa at kaya daw nagkakaso ang pangalan na Norman Mangusin dahil ginamit ito ng mga taong mapagsamantala para makakuha ng donasyon sa ibang tao. Kaya ang maaaring mabalikan nito ay yung totoong may nagmamay-ari ng pangalan na Norman Mangusin na ito nga ngayon ay si Francis Leo Marcos. Yan ang sinabi ng mga tagahanga ni Francis Leo Marcos. Pero ngayon mga kaibigan, dumako na tayo sa negatibong parte ni Francis Leo Marcos. Sa mga taong nagpapatunay naman na itong taong ito ay nakagawa ng masama at meron din silang ebidensya na ipapakita na talagang si Francis Leo ay isang manlulokong tao daw. Sabi ko nga kanina, hati ang opinyon ng mga Pilipino tungkol kay Francis dahil parang isang relihiyon ngayon si Francis. Dahil pinagdedebatihan ng mga tao sa social media na kung ano ba talaga ang pagkatao nito. Dahil itong kamakailan lang ay lumabas ang kaso niya sa NBI na maraming kasong kinaharap. Iba't ibang kaso na noon pa ay nagawa na niya. Tungkol naman din sa kanyang pangalan, batay sa investigasyon ng NBI, ang mga dokumento na ipinakita daw ni Francis hindi matibay para patunayan na talagang nagpalit siya ng pangalan na legal. At ayon din sa investigasyon ng NBI, itong si Francis daw hindi niya pagmamay-ari ang bahay doon sa kanyang tinutuluyan, pati ang kanyang mga sasakyan, hindi daw sa kanya yun. Maski man, ang sinasabi niyang building hindi daw sa kanya nakapangalan. At yan po ay batay sa pag-iimbestiga ng mga otoridad. Ang nakakatawag pansin sa mga tagahanga niya, ayon daw sa mga nagsasabi, wala naman daw talagang ibinibigay si Francis Leo na bigas. Ito ay paulit-ulit lang daw niyang ipinapakita sa mga tao para palabasin na kunwari merong ibinibigay. Pero ang totoo, isang style lang para masabing siya ay tumutulong. May mga lumitaw na tao ngayon na magpapatunay na itong si Francis talagang nakagawa ng kasalanan at sila ay may mga hawak na dokumento. Kaya ngayon ay patuloy ang pag-iimbestiga laban sa kanya. Ang masasabi ko lang mga kaibigan, no? Kayo na ang humusga. Pero maiba na tayo. Kung si Munting Kaalaman naman ang tatanungin, para sa akin, hindi na importante o hukayin ko pa ang pagkatao ng isang tao. Sabi ko nga dati, huwag na nating sanayin na kumalkal pa ng buhay na may buhay. Lalo na hindi natin kakilala ng lubos ang isang tao at wala tayong matibay at sapat na impormasyon. Pero kung talagang meron siyang kaso na kanyang ginawa, dapat lang niya itong pagbayaran sa batas. Dahil yun ang tama. Hindi natin kasi pwedeng gawing lisensya ang pagtulong ng isang tao para lang pagtakpan at pagbigyan natin sa nagawang kasalanan. Ang batas ay batas. Hindi niya pwedeng takasan. Kung sakaling nakagawa talaga siya ng labag sa batas, dapat niya itong panagutan. Dahil maski man sa Biblia, sinasabi, oo, mapapatawad ka kahit ano ang iyong kasalanan. Pero laging tandaan, ang lahat ng kasalanan ay dapat pagbayaran. Pero totoo man o hindi ang kanyang pagkatao, miski na ang pamamahagi ng mga bigas, kung hindi man totoo ang lahat ng iyon, para sa akin, bibigyan ko ng magandang hatol si Francis Leo Marcos sa aking puso. Ano yun? Dahil sabi ko nga kanina, kung may kasalanan siya, dapat siyang makulong. Pero tandaan natin, siya ang nagpasimula ng Mayaman Challenge. At kung sakali mang hindi totoo na namamahagi siya at masama siyang tao, at least merong mga mayayaman na inaccept ang kanyang challenge. Hindi lang mayaman, kundi pati yung mga taong may kakayahang tumulong. Hindi lang isa, kundi hindi na mabilang sa dami. Ang ibig ko lang po sabihin mga kaibigan, nakatulong pa rin si Francis Leo Marcos na ginising niya ang mga taong merong karapat-dapat na tumulong sa panahon ngayon ng ating kinaharap at sa maraming taong nagugutom, lalo na yung mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Siya pa rin ang dahilan kaya ang tao kahit papaano naibsan ang mga gutom. Marami siyang napakilos na tao na tumutulong hanggang ngayon. Kumbaga, siya ang founder nitong Mayaman Challenge. Kung sakali mang masama yung nagpasimula, ang mahalaga, yung ibinunga naman ng kanyang gawain ay mabuti.
Kaya anuman ang maging hatol ni Francis Leo Marcos, eh wala na tayo doong magagawa. At para sa akin, isa pa rin kahanga-hanga itong si Francis Leo. Dahil lahat naman tayo ay nagkakasala. Anong mali natin? Gusto na palang magbago ng tao. Eh kaya sa ngayon mga kaibigan, ipaubayan na natin sa batas kung ano ang magiging pasya. Huwag na nating dagdagan pa ang problema ng ating bansa. Sila na ang bahala dyan. At bilang panghuli, talagang misteryosong tao talaga itong si Norman o Francis Leo Marcos. Maski man ang iba ay nalilito na sa totoong pagkatao nito. Dahil ang opinyon ng mga nasa gitna o yung mga taong namamagitan lang, eh kung talagang may tinatago itong kasalanan, bakit niya kailangang mag-ingay pa sa social media at maghamon ng mga tao na siya ay paimbestigahan? Eh diba mga kaibigan, mas makakabuti sa kanya na manahimik siya at magtatago na lang at patuloy naman luloko nang walang makakaalam. At nakakapagtaka pa nito, kung talagang may kaso daw siya, eh bakit hindi na lang siya tumakas noon pa man yung may pagkakataon pang tumakas palabas ng bansa? At kung talagang hindi sa kanya ang lahat ng ipinakita niyang pagmamayari, eh tanong na nakakarami, paano niya nagawang kontrolin yung mga totoong may-ari ng bahay at mga kotse, lalo na yung malalaking building sa loob ng 3 buwan? Eh sabi nga ng iba, marami naman daw na malalaking tao o mga politiko pa na hindi naman nakapangalan sa kanila ang mga naglalakihang bahay at sasakyan. Eh pero, sino ang kanyang financier? Sino ang nasa likod ni Francis Leo Marcos? Ang lahat ba na ito ay isang uri ng pandaraya? O isang ari-arian na iniingatan niya kaya hindi nakapangalan sa kanya? O kaya naman, siya ang ginamit na tao upang magpanggap para makatulong sa maraming tao na nagkataon lang na meron siyang mga kaso? Sa madaling salita, naging maganda pa rin yung kinalabasan bandang huli. At dagdag pa dyan, hindi kaya ang lahat ng ito ay bunga lang ng kaingitan? O sadyang nasapawan lang ng kasikatan ni Leo ang mga kilalang tao na nasa politika o mga nasa media? Ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Ikaw kaibigan, ano ang iyong opinyon? Naniniwala ka ba na masamang tao si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos? Ang pinakamaraming tanong ng lahat, totoo ba na kamag-anak siya ng mga Marcos? Dahil hati pa rin ang opinyon kung gaano karami ang nagsasabing hindi siya kamag-anak, eh ganun din karami ang nagsasabi na siya ay kamag-anak. Mag-comment lang po kayo mga kaibigan kung ano po ang inyong masasabi sa ating tinalakay ngayon. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa pag-like ng video na ito at pag-subscribe ng aking YouTube channel. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam!